Hello guys, welcome to my vlog. At ngayon ay magluluto tayo ng upo na may baboy. O diba, masarap yun, iulam. So, syempre, bago tayo magluluto, kailangan muna natin gayatin ang ating upo. Pero bago natin gayatin, syempre, balatan nyo muna guys, kasi hindi naman nakakain yung balat. Okay? So, ayan na nga. Ang kunwari, chef tayo. Dahan-dahan at baka mamaya makita ay kasama na ang daliri. Akala'y baboy at baboy pa. Yung pala'y daliring may kuko. Ayan. Wait lang. Atin mo nang gayatin. Huwag kayong mainip, guys. Kasi, tinitake ko talaga yung time ko para mag-gayat. Mamataga ako eh. Siyempre. Mapasama pa. Mamaya, maging dinugo ang upo to na may baboy. Ayan, kantahan ko muna kayo habang ako'y nag-gagayat para hindi tayo ma-CPR. La 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 la. Tama na, baka napapasarap na kayo sa kanta ko. Isabihin nyo i-one more. Tsaka yan guys, kinamay na ang upo. Huwag kayong mag-alala at ako na may naghugas ng kamay. At kayo na may hindi makakatikim na rin. Ang kakain at kakain lang din naman ang aking luto ay ang mga kasama din sa kwarto. Oh, ay sila sarap na sarap sa aking luto. Alam niya na ang sekreto. Oh, no! Gayat pa more. Pakinggan nyo guys. Stop. Pinapil ko yung pagkagayat na yan. Ngayon, linisan na natin ang aking yayaman ng sangkalan. Ipunin natin ang upo na panglahok. Panglahok. Hala, bubulol. Pasensya na, tao lang. At syempre, ang kukumpleto ng sangkap, ang mahiwagang sibuyas. Isang sibuyas lang guys, kasi kaunti lang naman lulutuin ko. Excited akong mag-get ng upo, kaya siya yung una kong ginayat. So, isunod natin ang sibuyas at bawang. Ayan. Siyempre, bago natin gayatin ang bawang, talupan muna natin. Kaliskisan kapag may itim-itim. Siguro matagal na tong bawang na to. Palibhasa, hindi agad nagagamit. Kasi hindi naman agad nakakabili ng lulutuin. Katapos nito ay makikita ninyo ang aking talento sa paggagayat ng bawang. Teka, linisin natin ang aking mamahaling sangkalan. Hinugasan dahil lang aking, mali palang sabi ko, sibuyas pala yun. Diyos ko may yun, marimat. Ayan, malinis na ang aking sibuyas. Oh, tama na ako, huwag na kayong kukontra. Ipamali-mali ako. Hinate. Wait lang, hinate. Pagkatapos hatiin sa gitna ay gayatin natin ang pahalang. Yan, tama, pahalang. Oh, mukhang chef yan. Sinong magsasabing hindi ako marunong magluto? Ang paggagayat pala ang sibuyas ay alam na alam ko na. Mag-asawa pa kaya? Ay, hindi sa pag-asawa. Pakinig nyo yun guys, diba ang ingay-ingay ko? So, wala akong choice kundi mag-voice over habang nagbe-vlog. Oh, set aside na natin ang sibuyas. Set aside, English yon. At ito na yung kanina ko pang binabanggit. Ito ang bawang. Sabihin mo sa akin, ito ay bawang. So, yan. Hindi ko alam kung ilang butil ng bawang ang nilahok ko diyan. So, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O, yung apat na perasong yon ay, ang bilang nun ay iisa. So, pag nagluto kayo, limang bawang. So, yan guys. Turuan ko kayo magbalat ng bawang. Halos sa karamihan sa inyo ay hindi pa to alam na ang technique na ito. O, pit-pitin ang bawang ng kutsilyo. Huwag ang haharap ang talim at tunay na iyong kamay ay putol. Pagkatapos mapit-pit ang bawang, ngayon mo siya talupan. Yan, yeah, madali-dali na yan talupan. Oh, magic. Tapos na akong magtalop, so tad-tarin na natin. Multitasking tayo. Video ko, vlog ko. Diba? So, pag natapos natin gayatin itong bawang, ang isusunod na natin dyan ay magpapainit na tayo ng kaldero.
Yes po, kaldero, dahil wala kaming kawaling malaki. Sorry na, gayat na aking baboy, malambot na yan, pwede ng isang kutsa. Ta-da! Oh, yun po ang aming magic kaldero. Yun po, ang lahat na aming niluluto diyan ay sumasarap. Kaya hindi namin yan nililinisan, pinaka-iis-isa na ganyan. So yan, pag mainit na ang kaldero, lagyan ng mantika. At pag ilang minuto, mga dalawa, pwede na ilagay ang bawang. Pakinggan nyo na ang mga kaganapan. Ang ating likod na. So, pakita. Na-air. Alam, Jen, babo yan. Ayan. Ayan. Wow. So, hello guys. Nagbabalik dahil tapos na magtsikahan na aking mga kasama din sa bahay, pagkakaingay. Haluin na natin aring baboy. Oh, kita niyo naman 'yan. Medyo sinunog ko ho ang sibuyas at bawang para kumapit-kapit ang lasa sa baboy. Tapos ilagay na natin ang bida ng minong ito, ang upo. Ta-da! Diba? Ang sarap! Natatakam ulit ako sa luto ko. Maghanda na kayo ng kanin, guys, dahil kayo ay tingin pa lang ay mapapasubo na ng kanin. So, kung wala kayong ulam, panoodin nyo lang ang video ito. Ayan, hinalo na. Mamula-mula yung baboy. Ang sarap. Matuloy yung laway ko habang ang baboy is over. Char. Ay, tinatawagan ko ang aking assistant at ang aking kaldero baga ay sumasayaw ay hindi ko mahawakan. Dahil sa aking kaliwang kamay ay camera at sa kanan ay ang aking sandok. Ayan. Ayos na. Kaya ko naman pala. Hindi na sumayaw. Ayan, paluto na siya, guys. Para nakain na tayo. Yummy, yummy. Patapos na to. So, pwede na. Diba? Kumakapit na yung toyo at saka suka. Tara, nakikita nyo na ang finished product at siya ay magiging mamahaling cost 150 dirhams na nabili ko lang sa 7 dirhams pesos. Charot. Anong masasabi nyo? Pwede na to sa restaurant na mamahalin. Yung kaunting peraso lang ng baboy tapos kaunting sarsa. Yummy. Pull them. That's a shell. Thank you.